Ako nga pala guys ay isang Ilonggo na nakapag-asawa ng Ilocano. Nagtanong ako sa kaibigan niya, ay ano pala yung sa Ilocano, yung halika na kakain na tayo. Kasi pagdating ni Bong, yan ang gusto kong sabihin sa kanya. Gusto kong masurprise siya na Ilocano yung salita ko. Hello guys, ikaw ba ay isang Ilonggo na nakapag-asawa ng Ilocano o isang Ilocano na nakapag-asawa ng Bisaya, Ilonggo o Tagalog? Ano-ano pang mga experience ninyo guys sa unang linggo ninyo sa lugar ng asawa ninyo? Sa akin guys, i-share ko lang ang unforgettable experience ko guys nung unang linggo ko sa lugar ng Kailokanuhan guys. Paano ba kayo magsama ng asawa mo kung siya ay Ilocano, ikaw ay Ilonggo, pagkatapos parehas kayong hindi marunong magtagalog? Aba, ibang usapan na yun guys. Paano ba kayo mag-uusap ng asawa nyo? Sa unang linggo ko sa lugar ng asawa ko ay maraming mga pinsan niya, mga kaibigan niya, yung tinuturuan ba ako mag-Ilocano, pagkatapos yung iba naman pala ang itinuturo sa'yo. Alam nyo ba guys na may mga pinsan, kaibigan ng asawa ko na tinuturoan akong mag-Ilocano, pero mali naman pala yung itinuturo sa akin. Ako nga pala guys ay isang Ilonggo na nakapag-asawa ng Ilocano. At yung palagi kong naririnig sa asawa ko yung okininam. Noon hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya nagtanong ako sa kanyang pinsan. Sabi ko, ano ba yung ibig sabihin ng okininam? Sabi niya, paglalambing lang yon ng asawa mo sa'yo. Paglalambing yon dito sa Kailokanuhan. Kaya naman, pagkatapos namin kumain, kapag nagpapahinga kami ng asawa ko, ang sabi ko sa asawa ko, okininam, halika dito, okininam. Sabi ko sa kanya. Nagalit yung asawa ko. Sabi niya, okininam, sino nang isuruking ka dito? Hindi ko maunawaan. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, sinong nagtuturo sa'yo niyan? Sabi ko, basta. Sabi ko, hindi ko sinabi kung sino yung nagsabi sa akin dahil baka pagalitan niya yung pinsan niya. Sabi niya, masamang salita yan. Masamang salita pala yun. Akala ko hindi masama yun. Tapos ito pa yung itinuro sa akin ng kaibigan niya. Sabi niya, Susan, saan si Bong? Sabi niya, sabi ko, nandun sa trabaho noon, gumagawa pa lang yung asawa ko noon ng hollow blocks doon sa Ilocos. Ipagod na pagod yung asawa ko sa tuwing dumarating siya. Pagkatapos, nagtanong ako sa kaibigan niya, ay ano pala yung sa Ilocano, yung halika na kakain na tayo. Kasi pagdating ni Bong, yan ang gusto kong sabihin sa kanya. Gusto kong masurprise siya na Ilocano yung salita ko. Tapos sabi ng kaibigan niya, ay ganito lang yun. Sabi niya, Bong, mikadtoy, makautugak. Ganon daw yung pagkakasabi. Nako, pagod na pagod yung asawa ko. Pagkatapos, noong dumating yung asawa ko, nakabike siya galing doon sa pagawaan ng hollow blocks. Pawis na pawis yung asawa ko. Nakapaghain na ako ng pananghalian namin. Pagkatapos, pumunta siya sa loob, sabi ko. Tapos yung sabi ko sa kanya, Bong, mikadtoy, makautuga. Apo, sabi ng asawa ko, okininam, nabannuga. Nagtaka ako, bakit nagalit siya? Sabi ko, di tinagalog ko na. Sabi ko, kakain na. Sabi niya, sino nang isuruking ka dito? Kuna na kanyak ko. Sabi niya, sino nagtuturo sa'yo niyan? Hindi ko sinabi, baka magagalit siya. Sabi niya, sa susunod kung anong ituturo sa iyo, huwag mong gagayahin, ah, baka masama yun. Sabi ko, ano bang ibig sabihin yun? Sabi niya, awan. Sabi niya, wala daw. Kayo may mga experience din ba? Kayo share nyo guys yung mga experience nyo. Comment lang guys sa baba kung meron din kayong experience na kagaya ko. O sige guys, yan lang muna. At marami pa akong mga experience na nakakatawa. O sige guys, yan lang muna. Maraming salamat.